Okay, hello mga students. So meron na naman tayo ditong sample computation. This is still comes from the book of Dean Empleo and Prof. Robles. Okay, deferred tax computation. And later on, syempre, yung related journal entries and yung presentation nito sa ating financial statements. In particular, sa balance sheet and then sa income statement. Okay? So, let's assume the following carrying amounts. O, eto no, comparison ng carrying amounts of assets and liabilities as compared to the tax base of that asset and liability. Kasi, di ba, doon nakadetermine kung sakali man yung difference ay taxable temporary difference or deductible temporary difference. So, dalawang, ano po ito, no? Dalawang klaseng temporary difference. Okay? Meron akong nakatago dito kasi yung solution nilagay ko na dito, no, para naka-align sa ating differences. Okay? So, we have the following balances: your cash, receivable, inventory, PPE, trade payables, and other accrued expenses. Ito yung carrying amount nila, ito yung tax base. Okay? O siyempre kukunin natin magkano yung difference. Makikita nyo yan dito sa column na ito. Sa column G. Pero mamaya na natin ito i-unhide, no? Meron tayong beginning balances ng deferred tax asset and deferred tax liabilities. 801 million respectively. Okay, now, the company is subject to uniform tax rates for all years at 30% for simplicity. O, hindi ko na rin ito in-update to 25% para meron na kayong ano, no, comparison sa nasa libro as compared sa pinipresent ko sa inyo. No? Baka malito yung iba eh. Although, but I don't know, I hope na you are aware that because of the CREATE law, our corporate tax rate is at 25%. No? As early as July 1, 2020, nung naging ano, no, nag-retroactive take effect itong ating CREATE law. Even though 2021 pa ito, ano, no, na isang batas talaga. Yung taxable income natin for 2022 ay kinumpute at 8 million. So this is our taxable income, 8 million. Okay, so ano na ang gagawin natin? deferred tax computation. Kunin natin yung differences, compute natin magkano ang taxable difference, magkano ang deductible difference, magkano yung related na deferred tax assets and deferred tax liabilities. Okay, so i-unhide ko muna itong part ito. For the difference muna tayo, 5 versus 5, nada. 10 versus 11, 1 million. Negative. Ah, may nakalagay dito negative, ha? Napalaki lang kasi meron ako ditong computation sa baba na drag. Ano? Pero anong mas malaki? Yung tax base. Eh, since this is a receivable, oh, alam nyo na, taxable temporary difference ba yan or deductible? So, pa-fill up na rin ano, sa inyong mga solutions. Sa scratch paper nyo, ano, para mamaya pag inopen natin ito, pang-verify na lang sa inyo. Inventory, 9 million versus 9.5, so negative 500,000. Ang PPE ko, 36 versus 32, may 4 million difference, positive. Trade payable, 6 versus 6, nada. Nada, wala, no? Baka tanungin ninyo ako, sir, ano yung nada? Wala, okay? 500 versus 0. So, may difference tayo na 500. Pero this is accrued expense, a liability account, no? So, syempre, no, sa liability, iba yung ano niya, no? Greater, kung greater than sa asset, less than, and vice versa. Okay? So, yung nakatago dito, hanggang dito na muna natin siya. Okay, mamaya na natin itong ano, should be year-end balances. Dahil wala naman tayong difference sa cash, of course, wala tayong temporary difference dyan. Receivable mo, negative 1 million. Saan ito? Anong mas malaki? Mas malaki yung tax base, so deductible temporary difference yan. Lagay natin dito absolute amount. No? Nilagyan ko na lang ng formula, absolute. Okay? Inventory, negative din, ano, 9 million versus 9.5, mas malaki yung tax base, deductible temporary difference, naka-absolute lang din siya.
Sa PPE, mas malaki yung ating carrying amount versus the tax base. 4 million yung difference, therefore, this is a taxable temporary difference. Okay? Trade payables, nada. Other accrued expense. 500, no? Mas malaki yung ating carrying amount ng liability versus the tax base. Greater than. Eh, di ba pag asset yan, dapat less than para masabi siya na deductible. So, for carrying amount, dahil liability ito, 500 is greater than zero. Therefore, the 500,000 difference is a deductible temporary difference. Get it? Oh, 4 million yung ating total na taxable temporary difference. Isa lang naman yan for the PPE. Yung ating deductible temporary difference ay 2 million para doon sa receivable, inventory, and other accrued expenses. Multiply natin ang 30%, ang makukuha natin na for taxable temporary difference, that is 1.2 million, that is your deferred tax liability. 600,000 naman, ito yung ating deferred tax asset. So, alam na natin yung journal entry dyan, di ba? Pero syempre, isashow ko pa rin naman sa inyo. Now, bakit may nakalagay dito na should be year-end balance? Ito yung mga na-compute natin. These are the temporary differences for the year. Applied it by the 30% tax rate. Ito dapat yung deferred tax liability and deferred tax asset balances ko. Eh kung meron akong beginning. Therefore, yung movement lamang natin is yung difference nilang dalawa. Yun yung ating income tax expense or benefit. Kaya nga po, pag tinignan ninyo dito, yung journal entry natin, ito, yung current income tax expense, saan natin ito kukunin? Dito sa 8 million multiplied by 30%, this is 2.4. Okay, wala na akong nilagay dito na any solution guide, pero that is simply your 8 million na taxable income multiplied by the 30% tax rate. Kaya 2.4 yung ating income tax payable. Okay, and your current income tax expense. Excuse me. For our deferred tax asset, edi debit ka ng tama, no? Tignan natin. Nalito din ako, no? Unang tingin, pero yes, this is correct. Tignan po ninyo ito. Bakit yung journal entry, sir, ay nag-debit ka ng income tax expense debit? Credit deferred tax asset. Eh di ba, mali ito, dapat baligtad. O class, kaya meron tayo ditong guide. At the beginning, our deferred tax asset ay 800. Ang deferred tax liability natin ay 1 million. And then by year end, ito dapat yung mga balance natin. 600 dapat yung DTA ko. 1.2 dapat yung aking deferred tax liability. So ano yung ating adjustment? Your adjustment is for DTA from 800 magiging 600. So meron tayong reversal ng DTA. So babawasan yung aking DTA. Ike-credit ko siya ngayon. And since ang katapat lang naman na journal entry natin dyan is income tax expense deferred, i-debit natin siya ngayon. Kaya siya, ganito yung ating JE. Debit income tax expense deferred, credit deferred tax asset, 200. Okay? O kaya nga, nilagyan natin ito ng should be year-end balance kasi i-compare natin ito sa beginning. Whatever is the difference, yun yung lalagyan natin ng journal entry. Okay? So, I hope clear po tayo dito. Sa DTL mo naman, from 1 million, naging 1.2 madadagdagan. Eh, since deferred tax liability natin is credit, no? Ang kabanggan yan ay income tax expense deferred din. Okay? So, parang parehas lang sila except that here, yung credit natin is deferred tax liability. Tama ito? Tama din ito. Same amount lang din sila. Okay? So careful, baka malito po kayo dito. Medyo nakakalito ito sa umpisa pag hindi po tayo careful, no? Kung careless tayo. Okay? So those are the computations. Now, when presenting it in the statement of comprehensive income, your income profit before income tax is 8 million. So profit before income tax, 8 million. Your current tax expense is 2.4. Your deferred tax expense ay yung dalawa. And nag-reverse tayo dito kaya meron tayong debit sa ITE deferred
At dito, dahil meron tayong additional na DTL, so 200 plus 200, that is 400. Okay, ang total income tax expense ko ngayon ay 2.8 million. Therefore, 8 million minus 2.8, the answer is 5.2 million. That is your profit after income tax. Ayan, sige. So that's it, no? Medyo maiksi lang ito. Siguro nasa mga 10 minutes mahigit. Between 10 to 15 minutes. Okay? So just let me know if ever malabo or malinaw itong ating discussion. Pero sana naliwanagan po kayo. Kung sakali man na hindi kayo makasunod agad-agad, pause na lang yung video habang sinasagutan ito. Para naman, no? Hindi niyo naman kasi ito maiintindihan kung pinapanood niyo lang ito, dapat may halong pagko-compute din on your own. Okay? So this is me, Sir A, signing off for this video lecture. Thank you and bye-bye.